The Edith, maganda siyang combination kasi with the Matilda kasi meron kayong sure stand palagi. At yung meron ka kasi Matilda, pwede mong bit-bitin si Edith para meron kayong talagang 100% sure na backline para makontrol itong Clint. So, I like the decision here from NXP. Actually, tama naman si Wolf doon. Kung nakakatakot na nga yung Circling Eagle, papunta doon at may kasama pang dash or may kasama pang nagda-dash na tao, paano pa kaya pagkakasama mo robot? Medyo mabigat yun. Pero alam ko, kung ako makakita ako ng Matilda na lumilipad sa akin na may kasamang robot, tatakbo din ako. Kailangan mo na tumakbo. Teka, tatakbo ka? Oo. Iba ka mag-ultimate bigla. Ito, tumakbo ka na. Mahirap to. But kidding aside, ladies and gentlemen, kung nakikita niyo yung Uombo combo na pwedeng ipalabas ng next play EVOS, this is going to be a good counter na pwede sila makabawi for this second game. Now, we are going to head in sa battlefield natin in a bit. Pero I like kung paano finormulate ng next play EVOS yung kanilang lineup dahil meron pa rin silang pang-abot ng backline even if hindi nila nakuha yung Fovius at binan out sa kanila. Pero kasi sabihin na lang natin, merong thing about these two teams na parang parehong standard yung kanilang lineup ngayon. Hindi sila nagkaroon ng unorthodox way of doing things. Mm-hmm. Keeping it simple, pero at least straightforward yung gusto nilang gawin. Kumbaga, it's not as complex na para mag-branch out into two separate win conditions. Pero at the same time, at least alam mo kung saan patutunguha mo. Straight to the point. Keep it short and simple. Kailangan ganun. Pero, looking at it right now, medyo natansyaan yung ating mga teams at si Cadenza dito. Bibigyan ng onting problema si Demon Kite. And as you can see, Cadenza, nandito lang sila at sinusubukan nila agawin eto kay Demon Kite. Pero Demon Kite hindi magbabackdown yan. Ganitong classic player, pero Aqua! Oh, no. Going in! Grabe yung flicker na yun. Talagang literal, pagka-flicker, bato ng payong, tapos biglang dikit. Yun yung kailangan niya, yung mini-stun lang. Dito mo napapaga ng isang Kagura in the early game na on level 4, power spikes na yan. Pero to sinamahan mo si Demon Kite na early pa lang, pinapaproc nila mismo yung passive nila dito to add that control na pwede gawin sana kay Cadenza. Yes, medyo maganda pa sana ngayon ang pag-ikot ni Cadenza, kaso medyo napalalim lang doon. But Lancelot on a level 1. Medyo naalanganin doon. Nanonood ka ba ng mga Godzilla, yung mga kaiju movies? Oh. Pagkat pumunta ka doon sa may baba, sa may bottom lane, mapapansin mo may robot, tapos may isang monster. Tapos mukha silang naglalaban sa may city. Mamaya pag pumunta doon sa baba, tinan mo, parang ka nanonood ng mga Godzilla. Yung may kaiju. Meron omega threat level sa baba. Oo, oh, yan. No, tinan mo, naglalaban yung robot tsaka yung monster. Saan ka pupunta, ha? Pero kayo at the top lane, merong nagkakaroon na onting bakbakan dito. Pero ito talaga kasi yung na-expect natin eh. Na meron na talagang alalay dito yung Brody as much as possible. Si Demon kahit talaga pinipilit nilang habulin. Oh, Oreshi, well timed! Grabe yung timing ni Oreshi doon! Ito na yung sinasabi nating alley-oop from Edith. Aqua, binawian doon ulit si Oreshi. Now, nakuha ng NXPE yung better part of the trade dahil natumba doon si Demon Kite. And if you would see that Oreshi doon, yung kanyang timing, di ba? Nag-flicker in siya, tapos ang ginawa niya, hindi siya nagmadali para gamitin yung second skin. Kasi na-expect na ni Demon Kite na gagamitin agad yun para mahuli siya eh. Inantay niya muna mawala yung Thorn Rose, tsaka niya binato. Meron sila kanya. May sarili din silang NXPE sense. Oh. The Oreshi sense. The next play way. The next play way. And kanina, no, feeling ko nangyayari to Butters, no, they're trying to be precise kung kailan nila ilalapag ang pagpindot ng skill dito. Kasi knowing Oreshi and NXPE, they know how the combo works. And sa mga panahong ito, as early game pa lang, binabantayan nila and they want to take advantage mismo yung first 10 waves para sa kanilang marksman. Kumbaga, ngayon Demon Kite, wala munang kumontest from NXP. Oh. Sometimes, OSX, it comes from mastery din eh. Kumbaga, familiarity with the hero. At anong familiarity mo doon sa matchup na yon? Kumbaga, ano yung interaction nyo usually? Kung lagi ka nadadodge, usually, nagagalit ka kasi, ano ba yan? Nadodge na naman ako. Pero, as you get by, nagkakaroon ka na familiarity doon sa idea na, oh, teka lang, ito yung nangyayari sa akin lagi. Dinadadge ako na ito eh. Familiarity, pre. Familiarity. Look, finding the pattern. Finding the pattern. Kailangan lang makita yung linya. Eh, kasi mamaya... The line in the sun. Yeah, the line in the sun.
In the sand of the line. Yeah. Going back. Ayaw talaga maghiwalay na itong dalawang to. Hindi. Actually, I love what they're doing sa gold lane pa lang. Sinasamahan nila yung dalawa nilang marksman, Ruby and Matilda. Alam nilang actually, knowing na si Eman gamit niya ngayon si Clint, pwede na talaga mapagamit ang passive niya, which is the double shot. Ang paggamit nito is cast a skill, then use a basic, may extra kang bala. Haze, gramuti ka na. Nag-reset si Eli Haze. And hindi na pihit or hindi nakuha ng stand doon si Aqua to keep the Lilia in place. Kung nakapag-black shoe siya bigla, tapos yun yung nangyari, kaya makakataka siya dito. But habang nangyari yung lahat, si Donut utilized that time na iniwan siya ni Eman para i-push yung lane. Galing yung mag-isip. Actually, the execution of Nxp Evos right now with Donut is, kung gumagawa siya ng isang mga pagkakataon na even RSG, alam nilang RSG sometimes, once they have their hands on the objectives, hindi nila papakawalan yon. As much as possible, kailangan nilang bawasan ng resources ng Nxp Evos now. And kanina, while in chaos, ang nangyayari ngayon for Nxp Evos is they want Donut na magkaroon ng magandang pacing mismo sa gold linya. Now, kung papansinin mo naman dito, yung mapa sa may baba, lumipat na dito si Clint. Sabi niya, Nats, ikaw na muna doon sa may taas. Kasi medyo madali na akong hulihin doon ng isang link kung doon man ako pepwesto eh. At least ngayon, nagkahabulan na naman tong 2v2. Yeah. Yung 2v2 nila talagang hindi maghihiwalay yan. Kasi love will find its way. Yeah. Diba? Always. Always. Kahit saan ka pa. Hindi maghihiwalay yung dalawang yan. Pero doon naman sa may kabilang side ng mapa, if you can see it, meron tayong possible 3v3 na magaganap. And alam dito ng side ng RSG na hindi magko-contest dito masyado yung Ling, just because ang hirap talunin sa turtle ng isang Lancelot kapag na-turn rose ka at retribution ka, pero sa may baba, nagkaroon na ng development yung lab team doon sa baba. Ay, hindi. Oh, Cadenza. Kamuntikan ni Payong. Ito na nga ang sinasabing ang response ni Aqua lumalabas na ngayon. Level 7, ang pinakamayaman nating marksman, walang iba kundi si Donut. Talagang Nxp Evos wanted to give the funnel kay Donut sa gold lane pa lang. Nagbabantayan ng dalawang marksman of RSG from top to bottom, mainly because ang response talaga ng isang Ling ay pwede mangyari in any direction. H2O, kumpleto ang mga light points niya ngayon to power up the Cloudwalker. And one of the things that they can do is, naghihintayan sila on the last, kumbaga, the perfect timing. Kaso nga lang dito, RSG, they're trying to set a trap, pero what NXP is doing right now is hindi sila nagiging reactive just to what happened first game pa lang. Yeah. Ngayon, kung papansinin mo dito, OSX, ha? H2O is just getting the farm he needs. While si Demon Kite, slowly but surely umaangat siya. Is this good wolf na yung Lancelot nila ay hindi pa kumukuha ng kills sa Sir Les now? Not really. Kasi yung NXP, masaya sila dito. Mukhang may clash muna. But Light, ayaw talaga nila mapigil dito. And Light, come on, di ka na. Pero torn apart memory will tear apart the Light. So may pinakalikod si Demon Kite. Oh. Kakasabi ko palang na hindi ka kumukuha ng kill. The Demon King is out. Talaga nagagalit siya dito. Pero ito na, ang tubig. H2. At ang demonyo. Naglalaban sila dito. Pero nakikita mo naman dito yung backup na pinakita ng RSG. RSG gets the kill on H2O. That is a 3-4 one? That's a total 5-4-1 Would you look at that? Grabe yun. So to answer your question, hindi yun maganda dapat para sa side ng RSG. Kasi yung NXP, nakukuha nila yung condition nila na nakukuha lagi ni Ling yung kanyang purple buff. Typically, pag gusto mong kontrolin ang isang Ling, or if you're going up against the Ling na lineup, you always contest yung purple buff. Huwag mo ibigyan. So, if you're a fan of RSG, hindi mo gusto na tahimik sila before that clash. Kaso, yun na nga, Demon Kite happened. Ang ganda rin ng control nila eh. Kasi parang, kahit pa namatay doon si Demon Kite after 3 kills, sobrang ganda nun, naabangan nila si H2. So, pag buff ng ultimate ni H2, may nakaabang na stun, may yin yang overturn. Kaya wala nang takas doon ang Nxp Evos. Now, RSG in control. RSG is so calculated, Butters. Kita mo na actually, nakita kung paano nag-proc yung killing spree ni H2. Hindi kinaya. Nilapagan pa ng ending. Doon mo makikita na yung communication ng RSG na pag-usapan natin how they gel well sa isa't isa OSX. Katulad doon sinabi mo kanina, parang nakakamdaman pa lang nila na nanganganib yung kaibigan nila or yung ka-teammate nila. Nandun na sila agad. May res back na. Res.
Lagi may respo ka agad dito for RSG. Alam nilang, uy, huwag niyong pabayaan yun. Pakumaga, if in every situation ng RSG right now, nakikita ko ha, magkakaroon man sila ng loophole, kailangan may sagot sa loophole. Ito yung Metro Manila Revengers. Sila yun. Sila yun. May respo ka dapat lagi. On point. Ang bilis. Express. Express. Pero, kasi mabili ka na, oh, yan, hey, dito. Napagamit na ng black shoes. Alam nila dito na wala na talagang makaka... Wala nang makakapagtakas or makapagsalba sa kanya at that point. Pero, sasabihin ko pa lang si LHS, nag-casual walking dun sa may gitla. Oh, akala. Ang bilis eh. I was expecting na baba... Kumaga, Nxp would fight back. Kasi yung LHS nag-reset kanina eh. Nasa perfect... Actually, nasa perfect circle ang RSG na pwede silang ma-flank down or pwede silang masetan ng next play EVOS. Kaso, medyo nagkaroon ng konting alinlangan in the side of next play to attack in. Pero ngayon, while they're doing is mostly trades na lang muna battles. Medyo slow pace, pero ang gold actually humahaba din. Pero RSG right now, lamang ng bahagya, pero mostly what they're doing is gusto nalang kunin yung mid lane turret na to. And yun talaga yung pinaka-point na itong dalawang team na to. Kung mapapansin mo, yung NXPE, as much as possible, hindi nila hinahayaan na unattended itong middle lane. Iniiwan nila dyan yung Lilia, tapos siya lang yung taga-clear ng wave. Pero yung RSG, I think they're making moves. Nandito sila sa side, ha? Pwede magkahulihan dito bigla-bigla. At si Cadenza, pinaka-target nito. Oh. Yelle Haze, half yung HP, H2O, walang energy masyado. Ah! Uy! Nagkahulihan. And don't run, Wolf King. Tinamaan si H2O doon. At dahil doon sa hugot na yun, isang stun, tumba ka nilang jungler. RSG, oh. Money on their minds. Nandito may Lord, pero sabi dito ni Alo, sabi dito ni Demon Kite. Sige, gusto nila, taka, sugurin natin. Pero hindi na matutuloy. At ay lang, pero si Nantes gusto pa rin. Meron siyang ultimate. At Cadenza and the others will stay alive. The only casualty on that fight is H2O. H2. Pero kung iisipin mo, gano'ng kadaming flicker yung nagamit ng side ng RSG? Tatlo. Tatlo. Butters sa nakita ko kanina, no, RSG, nag-initiate actually si Demon Kite. In the side of NXPE, medyo kulang yung kanilang control kung paano man na-knock up ang isang Lancelot. Once yung Lancelot na yan, full on dash, gamit na papa-activate mo yung passive ng Soul Cutter, the more the dash, the more the puncture, the more physical penetration. So ang nangyayari kanina, they're trying to find an opening from next play EVOS, kaso ang nangyayari si Donut, yung Abyss Corrosion niya, nag-mark sa lahat, kaya nakaramdam yung RSG, nag-back na lang. And hindi ka rin pwesto doon na alam mong natatakan ka na eh. Yeah. Maga, turn apart memory will clear up at a long range. Isipin mo yon, hindi niya kailangan lumapit, kailangan niya lang pinutin yung skill at nasa range lang siya. Ganun katindi. And that was a very nice observation, OSX. Now, looking at this, yung stalemate na to, in theory ba, Wolf, this should, ano, this should be favoring the side of NXPE. Yep, 100%. Ito nga yung nakikita natin sa NXPE. Napoprolong nila yung game, which is good. Mm-hmm. Kasi maganda naman yung scaling nila. Eventually, itong Lancelot, as well as the Clint, hindi na sila ganun kalakas yung scaling when compared to NXPE. Tapos pag nakakuha naman ng mga physical defense itong NXPE, was kaya na nilang tankin. And eventually, magiging threat na itong si Donut as well as Yelly Haze. So, yun yung kailangan i-watch out dito ng RSG. Surely, lamang sila ngayon, pero hindi sila pwedeng makampante. They need to secure this next objective. Hindi ko sure kung, ayun, so nireset muna nila yung Lord, making sure na level 12 siya, enhanced Lord siya pag itry ito ng RSG. Pero nakikita mo dun, nandun si H2 at hinahabol niya si Aqua, pero Aqua still has small skills para talaga makatakas doon sa may area na yon. Both teams dito, they're eyeing for that 12-minute Lord. Yeah. Alam naman natin na yan yung ano, eh, may bundol effect eh. The Luminous. Bundulan effect. Pero looking at the items right now, anything notable na nakikita mo dyan, OSX? Dito 4 H2O, naka Demon Hunter Sword, War Axe, and also Endless Battle. No? Medyo, actually, nawala na. And nakikita natin dito, no? Si Demon okay naman. Versus H2O. Kanina, they were trying to find an opening again. Kaso nga, sabi nga dito ni Wolf, Yelly Haze and Donut at a late game stage could be deadly. Although, si Cadenza and si Ureshi, kailangan sila yung maging magandang backup or initiator dito. May knock-up si Ureshi, pero kailangan time nga na maayos. Pero yes, he could activate the overload kasi every time kasi tumatama ang passive or ang basic attack ng isang Edith is may additional ripple effect yung kanyang magic damage. So kung matama yung correctly at matama, isang magandang knock-up kaso ang dami ding ano eh, lapagan ka pa lang ng payong ni Aqua and follow up dito ni Nats, medyo mahirap makaalis kaya dito pa lang parang merong sandpit na merong glue na hindi mo hinahabon ni H2, pero
second too late. At dito na sila magsusubukan na nila magtakbuhan si Yelly Hayes. Meron pa siyang black shoes, to be honest. Pero at this point on, babalik muna siya sa base. And this might be the opening na hinahanap ng RSG para magkaroon ng basag dito sa may mid lane. For the longest time, fortress na yan ni ano eh. Ni Lilia, ayaw niya nabitawan eh. Well, bakit nga ba ayaw nila bitawan talaga to? Kumbaga, hold the line! Yes. Dito sa mid, wala talagang makakalusot. Ang pinaka-importanting tore para sa Nxp Evos ngayon, syempre yung mid lane, kasi nandyan yung access dun sa mga purple buff as well as the orange buff, which is badly needed sa kanilang composition dahil nandyan nga yung Ling. Yung side lane sila, kaya nilang depensa niyan. Meron kayong Brody, meron kayong Edith for the wave clear, but yung mid lane, nakatawa talaga yun si Yelly Hayes. Kaya nga naman yung RSG, they're gonna be looking for an opening para puwersahin si Yelly Hayes. Kung nakikita nyo yun, binabax out nila si Yelly Hayes para hindi makadepensa doon sa mid lane. And pinaka-importanteng torque sa game, down for the side of NXP EH2. Talagang ginagawa niya yung way niya dito into just trying to gagapangin niyo. Alam mo yung gagapangin mo na lang kahit paano, pero dito na nga H2, tatakbo siya dito, and that was a size dash out. Si Light. Napakaganda H2! Wow, nahuli pa kandito ni Emma. Napakaganda ng pwesto. Demon Guide, hindi na nila pipilit yung pinakalaban na yun. Now for NXP, Wolf. Ito ata yung trademark nila na never say die, yung parang huwag kang susuko, na hakanap tayo ng paraan. That's correct. Ngayon ang kailangan nila ngayon. But RSG, napakaganda ng pick-off na yun. Yung abang nila, na ang ganda ng pag-aagawa. Ang daming layers eh. Kasi si Ureshi, mapipigilan na siya, niya sana si Light na puntahan doon si Ling. But meron pang ibang nakasugod. So yung RSG, ang ganda ng coordination nila dun sa laban na yon, and how they were able to ambush H2. But then again, ibibigay ko yung kill na yon kay H2 doon kay Aqua. Kung hindi niya na-poke ng sobra-sobra si H2 at naubusan ng energy noon, sobrang lumalim si H2 for the next play segue, hindi mapapasama yung Ling. And now, they're gonna be having a lot of trouble controlling the map. Nakuhaan sila ng purple buff. Aqua! H2! Kaya po tumakas at may flaker para umalis. Kanina pa to sa intense, ang intense na nangyayari. Kasi isipin mo, talagang mga brush eh. Brush talaga yung target nila. Mga target talaga nila yung mga brush. And Aqua knows na kailangan niya lang ipwesto yung sarili niya. It's not solely for H2 alone. Kahit si Donut dito, kapag nakita nila papasok ng brush, automatic may payong talaga natatama. Yeah. And ito yung testament eh. Ito yung patunay na talagang hawak ng RSG ngayon yung mapa. Hawak yung mapa, hawak yung laban. Kanina na notice natin na si H2 actually was trying to do a split. Kanina pa niya hinahanap si Aqua. So this only says that Kagura or si Aqua talaga yung pinaka-key dito kung paano babawasan ang burst, kung paano makaset ang next play. Kasi lapagan ka lang yan ng yin-yang overturn, everything turns into storm of damages na pwedeng i-boost ng RSG. Feeling ko they want to target this Lord, pero ang RSG is closing the borders, pati yung top lane. Top lane nila dito, mukhang hindi ka na tumumba, pero tutumba pa rin sa may minions and NXP. That was a costly takedown ng kanilang turret sa hands pa ng mga minion. At nandito na magkakaroon na ata ng laban! The Lord is down at the hands of RSG. At si Nats dito humahabol H2, talagang magpapakunda na siya dito. Pero Haze, hindi siya mahuhuli. And napakataas ng mobility ng isang Lilia na kahit paano natakbo niya yun. And just in time, so may pinakagitna, nandun na yung Tempest of Blade, binato na rin, and that's on the other hand. Ang daming damage niyang sinook doon, but at the same time, masyado nang makunat si Nats. Makunat to the max. Ang nakita natin doon, talaga gusto talaga ni mga glue pick, and it only shows kung paano sinusook up ang damage dito nang galing sa NXPE. Kanina naglabas lang ng mga damage or kumaga ng skills ang heroes ng RSG is almost kumalahati ang buhay doon ng three members of Next Play EVOS. So what they're trying to do here is they want to take the fight to the base. Kaso ang pwede lang mangyari dito, kung masitan lang sila kanina pa hindi napapansin si Eman, kanina pa nag-iipon yan. Yun kasi yung ano yung idea eh. Kumbaga parang gumawa ka ng distraction sa may mapa, tapos pakalimot mo sa kanila na meron kayong marksman para hindi siya magalaw doon sa may baba. Now, si Ureshi dito, I think a lot is in his hands. Kailangan niya mahuli dito si Demon Kai, kailangan niya mahuli dito si Eman for them to actually get back on this game. Or possibly, OSX Wolf ha,
pigilan lang yung pag-push or pigilan lang yung pagiging aggressive. Yeah. Kailangan lang muna i-disiplina yung sarili. And nakita natin dito, this is the second time na nakita ko in this season may nag-build ng rose gold meter, and that is Donut taking that last item. Meron nga siyang killing spree na pwede makadagdag ng health, pero ngayon, conceal play is happening and kailangan mo nila mag-disiplina. Pero for how long? This is also a question for next play EVOS, kung paano didepensahan and how to make the perfect calls work. Nakikita nyo naman kung paano talaga magtakbuhan na yung NXPE. And they respect the fact that RSG, PH can end this with just a single pick-off. Oo. Ganun talaga yung pinaka-pacing ng laro natin ngayon. Pero for NXPE, kung iisipin mo naman, late game on the side, baka pwede pa nilang mabalik tanto. It's not that impossible. It's tough. It's hard. Pero it's not impossible. Yes. It's not impossible. At ito yung mga traces ng next play EVOS. Na kahit sa late game, yung mga clutch moves. Yan yung mga signature ni Lay. Kailangan lang mapaghanap sa tamang pagkakataon. And if they got that right opening, next play could take it. Kaso yun nga lang, if kung mag-ultra late talaga to, and they can sustain that fight, or even kailangan na talaga ng Lord dito, that would be their chance. Kaso nga this time, napapadalas ang pagkuha ng resources na lang. For day number one, napansin ba ang Ling Wolf? I don't think so. Hindi siya na-pick noon. Iba yung naging priority. For sure. So, ngayon ay makikita natin kung bakit hindi na rin pinapaboran ng mga junglers natin itong Ling. So, titignan yung ginagawa ng RC. Ah. Shinab nila lahat ng lanes so that NXP had to answer kasi this is the 18-minute Lord. Ito yung level... Ito yung... actually, hindi natin alam kung level 3 yung taon doon. But this is the most important Lord kasi meron ng extra spells to. So, RC, well done. Medyo nalilate si H2O pagdating doon. Pero, hindi mo mabiblame si H2O at that point. Wala siyang purple buff. Yeah. Hindi kailangan niyang i-utilize lahat ng energy ngayon in the right way. At kahit yung pagtalon lang sa bakod, meron nating energy yun eh. Energy. Alam mo, sa sinabi pa lang ni Wolf, RSG is putting NXP sa isang leash na kailangan, you need to be distracted on how to make or how to protect your lanes. Looking at this, almost RSG paved the way kung paano nila makakuha ng magandang waves dito. Meron na silang Luminous Lord. And also, yung minions nito are actually Siege Minions Butters, which calls na mas matigas at yung power ng isang Siege Minions can also lay doon! H2, grabe yung bullets dito ni Eman. Talagang pumunit ng buhay ni H2. H2, Edly! Yung full HP ka, tapos nakita mo na sa isang iglap, 1/4 na lang, nahuli pa nila din si Haze. Yung Reshi ay tumumba na. At Haze! Mapapa-black shoe siya, pero hindi nagmamatter yun. Hindi yung matatanggal si Clue sa ganung paraan. Eto na. And I think this is it, RSG. I think they will take game number 2. And even the series. Para dito sa kanilang unang serye sa MPL. RSG!